Bernadette, anong oras ba inaasahang magsisimulang makita ng publiko itong partial solar eclipse dito sa Metro Manila? Aga, nagsimula nga kaninang 11:44 a.m. ang partial solar eclipse dito sa Metro Manila at inaasahang mamayang 12:54 naman ang tanghali, mamamataan ang maximum eclipse nito na may 23.7% obscuration o ito yung mismong pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng mundo. Taong 2019 ng Disyembre at Hunyo ng sumunod na taon, huling namataan sa bansa ang partial solar eclipse o ang pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng mundo. At ngayong araw ng Webes, makalipas ang halos 3 taon, muling mamamataan ang partial solar eclipse sa bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ilang karatig bansa rin ang makakasaksi ng partial solar eclipse. Ito ang Australia, Southeast Asia, East Indies, Solomon Island, Vanuatu, Papua New Guinea at New Zealand. Sa Pilipinas naman, pinakamasasaksihan ang partial solar eclipse sa lugar ng Balut Island sa Sarangani Province mamayang 12:46 p.m. na may 58.2% obscuration. Dagdag pa ng PAGASA, ang naturang partial solar eclipse ay muling mamamataan sa bansa sa July 22, 2028 o 5 taon mula ngayon. Habang sa 2042 naman, mamamataan sa bansa ang total solar eclipse na may 100% obscuration sa isla ng Boracay. Paalala rin ng PAGASA na huwag titignan ang araw ng naked eyes maging ang paggamit ng normal telescope na walang solar filter. At yan na muna ang latest mula dito sa PAGASA Astronomical Observatory. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Bernadette Pinoy.